kilalanin ang totoong buhay ni Rudy Fernandez o kilala na si Daboy ay isang multi-awarded Filipino actor at producer. Siya ay naging tanyag bilang isang action star noong 1980s hanggang 1990s. Siya ay nagmula sa mga sikat na Padilla clan sa showbiz. Pero bago natin ipagpatuloy, kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang i-hit ang subscribe at bell button para updated ka sa mga bago kong mga videos. Rodolfo Valentino Padilla Fernandez ang totoo niyang pangalan na ipinanganak noong March 3, 1952 sa Mary Johnston Hospital sa Tondo Manila. Siya ang panganay na anak sa yumaong film director na si Gregorio Fernandez at aktres na si Pilar Padilla. Ang kanyang mga magulang ay nagmula sa Lubao, Pampanga na itinuri niyang bayan. Siya ay unang lumabas sa pelikulang Luksang Tagumpay sa edad na 3 taon noong 1956 na ginawa ng kanyang ama, at nagpakita rin siya sa isa pang pelikula ng kanyang ama na Emily noong 1960. Sinimula ni Daboy ang kanyang karira sa pelikula habang siya ay nag-aral sa Universidad ng Santo Tomas at pinirmahan ang isang kontrata sa Sampaguita Pictures noong 1970. Siya ay unang naitampok sa pelikulang For Your Mama 1970 at ipinaris kay Connie Angeles sa Sweet Matutina 1970. Ginugol ni Daboy ang mga sumunod na taon sa kanyang pagkabinata hanggang sa magawa niya ang kanyang pambihirang tagumpay bilang isang action star sa pelikulang Bitayin si Bibi Ama noong 1976. Ang kanyang kakayahang maging isang action star ay lalong humusay at naging box office sa pelikulang Ang Leon, Ang Tigre at Ang Alamid noong 1979. Simula sa pelikulang Bibi Ama, isang biographical film ng isang kriminal na Pilipino, si Daboy ay nadalubhasa sa paglarawan ng mga tunay na buhay karakter. Ang isa sa mga kilalang pelikula ay Ang Markang Bungo, isang pelikulang batay sa isang totoong kwento kung saan inilarawan niya ang kilalang opisyal ng pulisya ng Baguio na si Bobby Ortiga ay inilabas noong 1992. Siya ay gumanap muli sa pangunahing karakter para sa mga biographical films ng politikong Pilipino katulad ni Alfredo Lim, Vincent Crisologo, Ping Lacson at sa pelikulang Lagalag, The Eddie Fernandez Story, isang Pilipinong aktor noong 1970 na ama ni Pops Fernandez. Sa pagbaba ng production ng mga pelikulang aksyon noong 2000, siya ay lumipat sa telebisyon sa GMA Network TV sitcom na The Boy and the Girl at nakasama si Rosanna Roses. Lumabas din siya sa TV series na GMA na Twin Hearts at Atlantica at nag-host ng docudrama na Kasangga. Nanalo si Daboy ng 2 parangal ng Famous Best Actor para sa mga pelikulang aksyon na Batigas, Pasukoin Si Waway 1984 at Operation Get Victor Corpus, The Rebel Soldier 1988. Hinirang din ng Famous si Daboy ng 13 beses mula 1976 hanggang 1998. Nanalo rin siya ng 2 Famous Best Actor Awards para sa Batigas at para sa Birador 1998. Ipinagkaloob ng Philippine Movie First Club ang 2008 Ulirang Artista Lifetime Achievement Award kay Daboy. Sa 24th Star Awards for Movies, siya rin ang tumanggap ng Film Academy of the Philippines FAG Lifetime Achievement Award noong 2007 at iginawad sa kanya ng FAMAS ang Fernando Fu Jr. Memorial Award. Si Daboy ay nagkaroon ng isang anak na lalaki kay Alma Moreno na si Mark Anthony Fernandez at 2 anak na lalaki sa asawa niyang si Lorna Tolentino na si Rafael at Renz Fernandez.
Noong halalan ng 2001, tumakbo siya bilang alkalde ng Quezon City sa ilalim ng pwersa ng masa. Bagaman, nakuha niya ang karamihan sa mga boto sa distrikto kung saan ang mga butante ay binubuo ang mga indigenous citizen. Natalo siya sa natitirang tatlong distrito. Sa natalo na noong si House Speaker Sunny Belmonte ng People Power Coalition. Noong 2007, ipinihayag ni Lorna Tolentino sa Star Talk ng kanyang asawa ay na-diagnose na may periampullary cancer. Si Daboy ay sumailalim sa paggamot sa Tokyo, Japan. Matapos ang healing mass noong May 18, 2008, maraming mga kaibigan sa Christ the King Church sa Quezon City isinugod siya sa isang hospital sa San Juan City dahil sa sakit sa likod. Naiulat ng Sun Star na si Daboy ay talagang naghihirap mula sa pancreatic cancer. Sa halip, ipinagdiwang ni Daboy ang kanyang ika-25 na anibersaryo ng kasal kasama si Lorna Tolentino noong June 1, 2008. Nagdusa siya ng isang pag-agaw buhay tatlong araw. Noong June 4, 2008, tumanggi siya na ibalik sa Cardinal Santos Memorial Center sa San Juan City. Siya ay namatay mula sa periampullary cancer sa kanyang tahanan sa Quezon City noong June 7, 2008. Ang kanyang labi ay inilibing sa Heritage Park sa Taguig City noong June 12, 2008, alas 3 ng hapon.